Hi, hello guys. So, welcome back. After 5 months of using SPayLater, sa wakas na approved na tayo dito sa Shopee na tinatawag na S-Loan or Cash Loan. So guys, magkaiba po yung SPayLater saka S-Loan. Si SPayLater is credit loan while si S-Loan is cash loan. So makakakuha ka ng cash. SPayLater is kumukuha ka ng item, binabayaran mo later. So siya muna yung nagbabayad tapos binabayaran mo siya later. I guess itong si SPayLater is yung gini-gauge ni Shopee para tingnan niya yung credibility mo bilang isang mangungutang. Kasi kung maganda yung records mo sa SPayLater, kung nagbabayad ka in time sa mga product na kinukuha mo, so tinitingnan niya yung financial capability mo. So kung credible ka ba na pautangin ni Shopee ng cash loan. Itong cash loan na services ni Shopee is pwede po kayong makautang ng up to 100,000 pesos guys. So kung naghahanap kayo ng puhunan para sa naiisip nyong mga negosyo, hindi nyo na kailangan mangutang pa sa mga ibang tao kasi syempre nga naman kung mangutang ka sa ibang tao, magkakaroon ka rin ng utang na loob. So guys, I highly recommend na i-activate nyo yung SPayLater nyo. So kung SPay user ka, so tingnan nyo guys, baka activated na or eligible na kayo dito sa S-Loan. Kasi kusa na lang siya nag-a-appear eh. Pero bago mo siya magamit, dapat fully verify yung account nyo. Katulad sa akin, it takes a day. Parang 2 days pa nga yata inabot bago na-approve. So kung usual users ka lang ng Shopee, dapat i-activate mo rin yung SPayLater nyo. Na vlog ko na po ito eh sa before eh, 5 months ago yung paano i-activate yung Shopee PayLater. Tingnan nyo guys, panoorin nyo po yung paano mag-activate. Doon sa Shopee PayLater, mayroon din po kayong tinatawag na limit or yung credit limit, parang credit card siya pero sa Shopee mo lang siya pwede gamitin sa mga product na pwede mong utangin na like terms, like pwede mong utangin siya 3 months, 6 months. So depende. Ito sa S-Loan na-approve ako ng with 6 months, 3 to 6 months sa term payments kasi selected lang rin naman kasi yung ina-approve or yung binibigyan niya ng ganitong limit. Kasi yung iba 12 months eh, depende sa kung paano ka frequent users ni Shopee. So guys, itong S-Loan is not for everybody. So selected users only. So dapat i-activate niyo yung Shopee PayLater. Up to 100,000 pesos yung pwede niyo mautang pero nagdedepende po 'yan kung magkano ang i-approve sa iyo. Sa akin bilang users or frequent users ni Shopee, nasa 10,000 pesos yung na-approve. Papakita ko po sa video na to yung paano niya kinaltas or paano niya itatransfer yung pera kasi itatransfer niya yan sa Shopee Pay niyo eh, sa Shopee Pay account. So ipapakita ko po sa inyo dito guys kung magkano yung mga charges ni Shopee. Papakita ko yung 3-month terms tsaka 6-month terms para malinawan kayo dito sa yung short video na ipapakita ko yung mga capture or mga screenshots. And short summary dun sa mga charges ni S-Loan, mayroon siyang tinatawag na admin fee. So mababa lang naman yung admin fee niya unlike sa ibang cash loans sa apps. Nasa 100 pesos yung admin fee. So sa 10,000 pesos, that will be around 1%. And then, meron siyang chinacharge na protection na 20 pesos sa monthly yun, guys. And then, at least 4.95% sa monthly charges yun sa loan. So, yung 4.95%, yun yung yung interest charges ni S-Loan. So, monthly charges yun. So, papatong yun dun sa capital na nautang nyo. Plus yung 20 pesos. Yung admin fee is one-time payment po yun na i-charge sa inyo. So, that means sa 10,000 pesos, babawasan niya yan ng 100 pesos. So, magiging 9,900 pesos lang papasok siya sa Shopee Pay nyo. Doon niya papasok. So, pwede mo yung kunin from Shopee Pay account nyo. And you can transfer to GCash. Papakita ko rin po sa inyo.
So guys, panoorin nyo lang po itong ano, yung mga short video na ipapakita ko, mga kinapture ko, paano i-activate yung si S-Loan nyo. And then, ano yung mga charges niya. To activate your S-Loan, dapat 21 to 65 years of age ka, Pilipino. Pindutin nyo po yung Finance Circle Page tab para makita nyo S-Loan and then your verification code. I-select yung S-Loan and then activate now. And then kompletuhin nyo lang po yung mga required na application form. Pagkatapos yung policies, terms and condition, tapos i-tick nyo lang yung box if you agree. And then pilapan nyo lang mga additional information kung gusto nyo mag-increase ng additional credit limit. You may require to present government IDs para ma-verify yung account nyo. So, andito yung mga sample ng mga IDs na kailangan. So, andyan yung passport, license, PRC. So, kung ano meron kayo, pwede nyo pong gamitin. And then, magkakaroon ng liveness verification. So, magse-selfie kayo dyan. And then, isa-submit nyo lang. And then, after nyo makompleto yan, so you may require to wait po 24 hours for approval ng application nyo. Once na ma-approve, makikita nyo na yung approved amount nyo dun sa S-Loan. So, pwede nyo nyan i-click yung withdraw. So, akin na-approve ng 10,000. Two option to repay, either 3 months or 6 months to pay. Pwede kayo mamili dyan. So, meron siyang admin fee na 100 pesos. So, macha-charge yan. Mababawas yan sa total amount. So, kung gusto mo i-withdraw 10,000, so 9,100 lang nakukuha mo. So, yan, may breakdown yan. So, nasa 4.95% yung monthly interest fee. So, kung nag-agree na kayo dyan, pwede kang bumalik and i-withdraw na yung amount. And then, once na ma-withdraw nyo yan, papasok yan. So, dun sa Shopee Pay nyo. So, ipapakita nyo dyan yung breakdown ng mga charges. So, kung winithrew nyo yung 10,000 and pinili nyo yung 6 months to pay, so 100 peso yung admin fee, 4.95 yung interest monthly. In addition sa charges, merong 20 pesos na monthly protection loan fee. So, 120 pesos yan sa 6 months. So, ayan na yung actual grand total na babayaran nyo monthly. Once na matransfer sa Shopee Pay account nyo, pwede nyo po siyang i-transfer sa GCash sa wallet nyo kung gusto nyo pong i-transfer sa GCash. So, ginawa ko dyan, transfer ko siya sa GCash. So guys, thank you so much nga pala for tuning in, watching this video. Sana makatulong sa inyo kung naghahanap kayo ng mautangan na long term, kasi yung ibang loan apps nasa 7 days to 15 days lang eh. So dito pwede kayong ma-approve up to 12 months. So at least medyo magaan yung babayaran. Siyempre may tubo pero at least long term siya. And guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, kung ito yung mga type of content na hinahanap nyo, so please subscribe dun sa baba. And then click nyo na rin po yung bell notification para ma-update kayo kung may mga bago tayong ilalabas ng mga video. Maraming salamat nga pala guys sa support. And kung may question kayo na pwede or kaya nating sagutin, mag-drop down lang kayo ng question dyan sa comments field. And then doon sa mga naka-experience na guys na makapag S-Loan, pwede po kayo mag-share ng mga experience nyo para makatulong rin po sa mga ibang naghahanap or nagtatanong about to dito sa S-Loan. And once again guys, thank you so much for watching and hope to see you on the next video.